Makahambal? Kasan ni Longgo? Ho! Jutay lang! Pagkatapos nating dalawin ang Lakawan Island, pansamantagal muna nating iwanan ito. Kaya kung di mo pa napapanood ang last episode ko, baka madami ka nang namimiss na pasyalan sa buong Pilipinas. Mula Bacolod City, mag-enjoy muna tayo sa mga dadaanan nating lugar. Nariyan ang bayan ng Valladolid, kung saan tanaw na tanaw mo lang ang probinsya ng Guimaras, at madadaanan mo rin ang bayan ng Himamaylan. Ang isla ng Negros ay ikatlo sa pinakamalaking isla na matatagpuan sa Pilipinas. Ang salitang Negros ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay maitim. Nung unang mapadpad kasi ang mga Espanyol sa isla, nakita nila ang mga katutubong Negrito na naninirahan dito. Ang isla ng Negros ay nahahati sa dalawang probinsya, ang Negros Occidental at Negros Oriental. Ang ibig sabihin ng Occidental ay West at ang Oriental naman ay East. Nagsisilbing boundary ng bawat probinsya ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa ating bansa, ang Mount Canlaon. Kaya naman magkaiba ang salitang ginagamit ng bawat probinsya, ang Hiligaynon o Ilonggo na impluwensya ng Iloilo, at ang Cebuano naman ang salita sa Negros Oriental na impluwensya ng Cebu. Mula Bacolod City, mag-drive lang tayo ng halos 4 oras at makakatawid na tayo ng Negros Oriental, kung saan naroon ang susunod natin na destinasyon. Welcome to Manhunyod Sandbar, kung saan tinatawag din itong Maldives of the Philippines. Ang boat rental dito ay tinatayang umaabot sa 3,500 pesos. Walang kasamang pagkain yun ha. Pero may sarili ng CR sa bangka at good for 15 persons na ito. Kung magrenta ka pa kasi ng cottage, eh tumataginting na 9,000 pesos. Overnight yun ha. Kaya kadalasan sa mga turista, sa bangka na lang sila nag-i-stay. Dahil may sarili na ng CR, lamesa at upuan. Ma-enjoy mo daw ang sandbar dito pag sobrang aga. Yung tipong alas 6 talaga na umaga. Ang kagandaan dito, mayroong bangka na umiikot para tugunan ang iyong mga pangangailangan. Weh, paano kung trip kong uminom? Meron ba kayong alak? Haha, meron nga. Sumakit tuloy ang ulo ko. Isa pa sa dinarayo na activity dito ay ang dolphin watching. Kaya mas maganda talaga kung magsimula ang tour nyo ng sobrang aga. Ang mga dolphin daw kasi ay mas may tsansa na makita sa umaga dahil kalmado pa ang dagat. Pero maswerte pa rin kami dahil may mga nakita pa rin kaming mga dolphin na tumatalon. Bakit nga ba maraming dolphin ang makikita dito? Ang pagitan ng Negros at Cebu Island ay may tinatawag na Tanyon Strait. Tinatayang may 14 species of dolphins and whales na makikita dito. Ang strait o kipot kung tawagin sa Tagalog ay makitid na anyong tubig at napapagitnaan ng dalawang anyong lupa. Is this a kipot? Ah eh, di kita mapindasan, takot ako sa tatay mo eh. Ang Tanyon Strait ay may lalim na 500 meters. Upang masigit itong maintindihan, ang average na height ng isang palapag mula sa hig papuntang kisame ay 3.5 meters. 500 meters, i-divide mo ito sa 3.5 meters, ang lalabas sa sagot ay 143 floors. Pababa yan ha, isipin mo, bababa ka sa basement ay 143 floors. Ganyan kalalim ang Tanyon Strait. Mula Manhunyod Sandbar, mag-drive lang tayo ng 2 oras at pupunta naman tayo sa Balinsasayaw Twin Lakes. Huwag na huwag kakaligtaan na masilayan ang ganda ng Lake Balinsasayaw, kung saan ang lake na ito ay nasa itaas ng Mount Talinis at tinatayang ito ay isa sa mga volcanic crater. Mula Balinsasayaw Twin Lakes, mag-drive lang tayo ng 1 oras at makakarating na tayo sa Dumaguete City, kung saan ito ang capital city ng Negros Oriental. Isa ito sa paborito kong kalsada, kung saan parang pinapaalala sa akin ang Baywalk sa Roas Boulevard. At mula dito,
ay tanaw na tanaw mo ang Cebu Island. Ang nickname daw ng Dumaguete ay the City of Gentle People. Parang may katotohanan nga siguro kasi halos lahat ng kilala ko na taga Dumaguete ay mababait at madali ko silang magets. Dito rin makikita ang isa sa sikat na university sa buong Asia, ang Siliman University. Noong 2016, nag-rank 1 ang university na to sa top 350 universities sa buong Asia. Dahil sa walang uniform policy dito, pinapayagang magsuot ng kahit ano ang mga estudyante dito. At dahil ito ay tinawag na Campus by the Sea, pinapayagang na rin magsuot ng swimming attire ang kahit sinong estudyante. Sa iyong palagay, may laban ba ang Maldives of the Philippines sa mga nagagandahang mga isla na tulad ng Boracay at Palawan? Mag-iwan ng comment, like and share this video. Don't forget to subscribe me on YouTube and follow me on Facebook. This is Jack Cool Trips. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.